good day sa inyo mga boss. Welcome sa aking YouTube channel. Kung napaklik ka sa video na ito mga boss dahil interesado ka rin malaman kung paano mag-layout ng ganitong tiles mga boss. Salamat sa pag-click mo sa video na ito mga boss. At ngayon hindi ko sasayangin, hindi namin sasayangin ni Boss Jobert yung inyong effort na pag-click sa video na ito. So hindi na natin patatagalin mga boss. Ano ba yung advantage nito Boss Jobert? Yung ganitong tiles, vegan tiles sa mga pangkaraniwang tiles mga bali, ang advantage nito sa mga ordinaryong tiles, ito ay napaka-presko sa pakiramdam. Malamig sa mata, malamig sa katawan. Tapos mabilis siyang matuyo, hindi laging basa. So hindi mo na kailangang i-map, boss, pag... Hindi mo na kailangan i-map. Kasi mabilis siyang matuyo kaysa sa mga ordinaryo tiles. So yun yung point niya mga boss. So yung physical appearance niya nakakapag bigay ng magandang pakiramdam pagpasok mo pa lang sa CR na ito. So okay nga naman mga boss, di ba? Pag yung physical appearance ng ating CR ay nare-refresh na tayo kahit hindi pa tayo naliligo. So yun mga boss, ngayon mga boss, susunod natin kung paano ba nilay-layout mga boss itong vegan tiles na to mga. So magbibigay kami ng idea sa inyo mga boss kung paano ba yung tamang paglilayout ng ating mga vegan tiles. So yun mga boss, sisimulan na natin. So yun mga boss, andito si ano natin, si boss natin, yung head natin dito sa ano site. Bali tatanungin natin siya mga boss kung ano-ano yung ginagawa o preparasyon bago mabuo yung buong CR na to mga boss. So yun mga boss, Forman, ano yung ano karaniwang sukat nung vegan tiles natin? Ang karaniwang sukat niyan ay 30 by 30 centimeter o malapit sa 1 feet. So, yun mga boss, so, sa tingin mo mo for magkano itong isang piraso na to? Halos kaparehas lang yan ang presyo ng tiles na 30 by 30. Nasa 40 pesos. So, ayon sa ayon kay Forman mga boss, nasa 30 pesos lang to. So ipapakita ko na rin mga boss yung physical appearance niya sa likod. So ganito yung itsura niya. Pero hindi siya totally na straight mga boss para lalagyan natin ng adhesive. Yun yung purpose niyan mga boss. So yun mga boss, baka may magtanong kung paano ba nililayout to o nilalagay. Tatanong pa rin natin kay Boss Jobert mga boss, kasi siya talaga yung expert na maglagay ng ganitong tiles, yung ating vegan tiles. So paano ba Boss Jobert yung paglalagay natin ng ano ng vegan tiles? Ang unang gagawin natin ay pagpreparasyon ng sukat tsaka limitasyon ng sukat. Ang una natin gagawin, susukatin natin yung haba na itong globe ng CR. Bali lang yung sukat niya ay 380 meters. So 380 meters boss. Ngayon, i-actual natin ilalatag yung bawat isang vegan tiles. Actual natin sa isang ilalatag. Parang kung ganito. Yan, sa isang i-actual. Yan, ganyan. Sa isa. Yan, ganyan. Sa isang i-actual. Ngayon, pag na-kompleto nyo na hanggang dun sa dulo, titingnan nyo yung bigat niya kung pare-parehas ng sukat. Pag sumakto na sa sukat nyo, na pare-parehas ng sukat niya, 3 cm, yan, tagti 3 cm yan. So, pwede nyo nang simulang
ikabit ang bigat times. Yan, ganyan lang. Madali lang naman to kahit sa mga baguhan. Kaya nga yung gawin. So yun mga boss, pag natapos na nating masukat yung mga V-cut niya na pagpantay-pantay na natin yung mga pagitan, so siguro may tatanong yung mga boss kung paano ba talaga nilalagay pagkatapos nating nasukat lahat ng mga pagitan ng ating mga V-cut. So yun mga boss, Boss Jobert, ano ba yung ano tamang paglalagay ng ating vegan tiles pagkatapos ng nasukat yung mga V-cut? Bago natin simulan na ikatit ang vegan tiles, kailangan mo munang ibabad to sa tubig para hindi siya mabilis matuyo. Pagkatapos mong babad sa tubig, ngayon maghaluan na ng pampalitada o yung buwangin na may halong semento. Ang equivalent niya, 3-1. Tatlong timbang buwangin, isang sakang semento. Huwag niyo masyadong magbasa ang halo. Kailangan medyo dry lang. Parang hindi siya umaalon-alon pag nilagay. Tapos bago nyo ikabit, kailangan nyo munang gumamit ng tile adhesive para kumapit yung semento sa ilalim ng flooring niya. Then, pag nalagay nyo na yung adhesive, pwede na kayo magsimulang maglagay nito ng vegan tiles. At number one niya pala, huwag niyong babaguhin yung layout. Kailangan, naka-actual tong vegan tiles. Huwag niyong gagalawin yung layout niyo para hindi na mabago ang layout niyo. Kung anong latag niyo nang muna, ganyan, yung mga latag niyo, huwag niyo na tatanggalin kasi may layout naman kayo para hindi na mabago-bago yung preparasyon ng pagginawa ng layout. So, yun mga boss. Ayon kay Boss Jobert, titimpla muna kayo ng semento na may halong buhangin. So, pag nakapaghalo na kayo mga boss, lalagyan nyo lang ng likod ng vegan tiles natin mga boss ng adhesive. So, yung adhesive mga boss, gagawa ulit tayo ng video ng mga yon kung paano ba siya lagi nagamit. So, ngayon mga boss, muna magbibigay lang kami ng idea kung paano ba nililayout tong buong CR na to mga boss. So, yung sunod foreman, yung ano natin, ano ba ang tawag dito? Yung nakatayong ganyan na baseboard. So, baseboard daw mga boss ang tawag dito sa nakatayo na vegan tiles natin mga boss. So, usually nasukat niyan mga boss, hindi yung buo na ano mga boss. Hindi yung buo na to mga boss. Meron tong sukat na ano ba yung standard na sukat niyan foreman? Ang bali ano lang to 15 cm. Yung isang vegan tiles sa atin mo lang to. Ngayon, pag yung kalahati niya, ayun na yung ilalagay mo sa baseboard niya. So, foreman, magiging dalawa yung ano natin, yung vegan tiles natin na buo. Magiging dalawang baseboard. So, yun mga boss, yung drop niya, foreman, ano ba yung purpose nung drop dito na dos? Para hindi pumasok ang tubig dito sa bandang toilet area. Hanggang dito lang siya sa may shower area yung tubig. So, ang point ni Boss Jobert mga boss, pag naliligo ka dyan, halimbawa nagsishower ka dyan, hindi na pupunta yung tubig doon o kakalat pa. Doon na lang sa ating floor drain. So, yung mga baguhan dyan mga boss, baka may nagtatanong kung anong tawag dyan, floor drain po ang tawag dyan mga boss. So, tatanong din natin kay Boss Jobert mga boss kung paano din ba nililayout yan Boss Jobert sa bandang shower na ano? Bali, ganun lang. Ang unang preparasyon, ganun ulit. Maglalatag ka uli ng vegan tiles.
And then, pag nakuha mo na yung tamang sukat ng vegan tiles, mag-level ka na sa apat na kanto ng shower area. Ngayon, pag naka-level ka na, pwede mo na simulan, ikabit yung vegan tiles. Doon mo na susundan yung sa nivelasyon mo, yung drop mo, tsaka yung level na may coating klebe papunta dito sa floor drain. So, yun mga boss, yung punto ni Boss Jobert, yung tinatawag na drop mga boss, yan yung ito yon. Yung drop mga boss. So, yung klebe naman mga boss, yung tinatawag niyang klebe mga boss, yun yung yung slide nung ating ano layout papunta doon sa ating floor drain. So, imagine niyo mga boss. Imagine niyo mga boss kung walang hindi naka-slide diyan papunta doon sa ating floor drain, eh magi-stack ang tubig diyan, hindi papunta doon sa ating floor drain. Kaya yung slide nung o yung klebe natin mga boss ay papunta doon, no? Ibig sabihin, mas mataas dito. Halimbawa, Boss Jobert, mayroon tayong 1 inches doon. Ilan yung klebe niya papunta doon sa ating floor drain? Pwede nang 1 inches lang para smooth na smooth lang yung daloy ng tubig. Ah, so ibig sabihin mga boss, pag 1 inches ka diyan, so halimbawang ang level mo dito mga boss, nag-level ka dito. At sabihin na nating 10 inches mga boss yung level nyo para hindi kayo mahirapang mag-level dito. So, pagdating doon mga boss, sa baba doon, yung tansi natin pupunta na sa 9.5 para bababa siya. So, sana nakuha nyo yung punto ko mga boss. So, ganun din dito sa kabila mga boss. So, Boss Jobert, pag nag-layout din sa ng tansi dito sa kabila, punta dito. Ganun din, parehas ganun din lang namang sukat niyan. So, yun mga boss, yung tinatawag na klebe mga boss, yung mga baguhan na katulad ko, yun yung slide ng ating floor. Kahit anong floor mga boss, pag tinawag na klebe, meron siyang slide. O yung tubig, may tatakbuhan siya. O yung tubig natin, tumatakbo siya, hindi siya nag-stay siya. Hindi siya nag-stay siya sa isang area. So, mga boss, idadagdag na rin naming idea mga boss kung ano ba yung tawag dito sa parang box na ito. Parang rectangle siyang ano mga boss. So, Boss Jobert, ano ba ang karaniwang gamit nung box na to? Paano ito pinadagdag? Ito ang tinatawag na concrete soap holder na nakadrop sa nakalubog o nakalubog sa loob ng blocks. Bali ang kagandahan nito, hindi na kayo bibili ng soap holder. Bali, ito na mismo ang gagawin niyong patungan ng inyong mga sabon, shampoo, lotion, kung ano man ang pwede niyong ipabango. Ito ang kagandahan, pwede niyo pang habaan, hindi lang maliit. Bali kung gagawa kayo nito, kasi ang sukat nito 90 cm, ang height naman niya 30 cm. Yan, sakto lang yan sa mga shampoo, sabon, pabango. Marami kayong may lalagay dyan na gamit. Depende na lang sa kung malaki ang CR nyo, pwede nyo pang mas habaan yan. So, Boss Jobert, pwede ba yung ano? Yung mas malalim pa dito o... No, pwede. Depende sa gusto nung mayari. Bali, pwede pa yung gawing 5 inches o kaya 6 inches. Pwede rin i-double wall para mas maganda, mas malalim. So, bali, ito kasi single wall lang kasi ito, kaya inanti lang yung hollow blocks niya. So, yun mga boss, ayon kay Boss Jobert, pwede pa rin kayong lalalim dito kung ang wall nyo ay mas makapal. Halimbawa, yung wall nyo ay meron kayong
10 inches, pwede kayong lumalim ng 5 inches. So, huwag nyo lang sosobrahan mga boss kasi baka mawawalan ng quality yung pader na ito mga boss, yung pader na to. Kasi baka pag-uulan, baka sisip-sipin niya rin yung tubig pag masyado ng manipis dito mga boss. Sasamantalay na natin kay Boss Jobert kung paano ba nagagawa itong ganitong finish. So Boss Jobert, paano ba nagagawa yung ganyang finish? Bali itong ginawa nating counter o lababo, bali ang sukat nito nasa 130 cm. Depende na lang sa haba, kung mas maluwag yung CR nyo, pwede nyo pangabaan. Tapos ang lapad naman, standard, nasa 60 pa rin. Pagkaraniwan naman sa mga lababo, 60. So, mga boss, paggagawa kayo ng ay boss? Counter. Counter mga boss, o counter na lababo, o counter. So, yun mga boss, paggagawa kayo, ang standard 60 cm mula dito mga boss, ang standard. So, nagdedepende pa rin yan mga boss kung gaano kalaki yung CR nyo. So, gaano ba kalaki yung CR natin mga boss? Bali, mahaba kasi yung CR natin, kaya medyo maganda yung pagkagawa natin na babo, mahaba rin. Mas marami kayong pwedeng ilagay na gamit. Bali, hindi pa to talagang finish product. Magkakaroon pa to dito ng mga baseboard. Bali, sundan nyo lang yung aming ginagawa para mapakita namin sa inyo yung pinaka-finish product nito. Bali, ito mapapansin nyo, makintab siya. Ito, na-applyan na to ng varnish o concrete varnish na applyan na to kaya makintab siya. So yung concrete varnish mga boss, gagawa ulit tayo ng video para doon, para lalo nyong maintindihan kung ano ba yung sinasabi ni Boss Jobert, kung ano ba yung concrete varnish. So sa ngayon mga boss, magbibigay lang kami ng idea kung ano yung sukat, kung paano ginagawa. So, yun boss, ano ba yung standard height ng ating counter boss? Ang standard na height nito, ang pinaka-finish niya ay nasa 80 cm. Bali, kung gagawin mo to, kailangan ang buhos nito, ang bubuhos mo muna mga nasa 4 inches. O 10 cm, bali magtitira kayo ng 1 inches para sa finish. Para magmukhang matibay ang counter nyo na lababo, para hindi siya magmukhang manipis, kailangan medyo nasa 5 inches para maganda siyang tingnan, matibay tingnan. So yung standard height Boss Jobert, 80 to 85. 80 cm hanggang 85. So, yung standard mga boss, pwede pa kayong tataas hanggang 85. Pero, wag na kayong tataas dun mga boss kasi masyado lang mataas yung ating lababo. Baka titingkayad na kayo pag naguhugas. So, yun mga boss. Sana may natutunan kayo sa video na ito. So, siguro dito na natin puputulin tong video natin mga boss. Kung nagustuhan nyo tong video na ito mga boss, kung nakatulong sa inyo, pakiclick naman yung like button natin o di kaya mag-subscribe. O click na rin yung ating notification bell para ma-update kayo sa susunod nating mga video mga boss. So ang YouTube channel natin mga boss ay patungkol ito sa mga kaalaman, idea na pwede nating kapulutan ng aral, na pwede nating magamit sa pang-araw-araw nating buhay. So, yun mga boss. Salamat sa inyong panonood mga boss.